Good day mga ka-raider, sa video natin ngayon pag-usapan naman natin ang pinakabagong color variant, features at presyo ng Honda Supra GT-R 150 na pwede ninyong pagpilian ngayong 2023. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Mr. L Vlog TV gumagawa ng mga motorcycle review at kung gusto mo ng ganitong content, maaari kang mag-subscribe sa aking channel at i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. Maraming salamat at simulan na natin. Kung ikaw ay nagmamaneho sa Metro Manila o sa ibang lugar, mapapansin mo na ang kadamihan mong makikitang mga motorsiklo ay puro halos mga automatic scooter at underbone motorbikes. Ang underbone segment ay lalo na sikat dahil sa customizability na ibinibigay nito sa rider. Ang Honda Supra GT-R 150 ay unang pinakilala sa Philippine market noong November 2019, upang i-line up sa kanilang 150cc underbone category ng Honda. Sa unang paglabas nito ay marami ang natuwa at na-excite na mga Honda lovers, dahil sa bagong design, astig at maangas na pangalan na kahalintulad sa legendary Toyota Supra at Nissan GT-R na sasakyan. At sa mga bagong features na meron nito. At isa ito sa may kahanga-hangang design pagdating sa 150cc category. This year 2023, pero wala pang bagong anunsyo na bagong disenyo o bagong version ang Honda Philippines at nanatili pa rin ang mga specs and features mula noong una itong pinakilala sa Pilipinas. Kung gusto mo naman bumili ng motor na ito, isa-isahin natin ang mga features at specs ng motor na ito kung sulit pa rin bang bilhin ito ngayong 2023. Unahin natin ang makina. Ang makina ng Supra GT-R 150 ay isang 6-speed manual transmission, 4-stroke, 4 valves, DOHC o dual overhead cam, liquid-cooled engine na may auto-fan na kakatulong upang di madaling mag-overheat ang iyong makina at may engine displacement na 150cc at may maximum power na 15.42 horsepower at 9,000 revolutions per minute at maximum power of torque na 13.6 Nm at 6,500 revolutions per minute, PGM fuel injected na siguradong matipid pagdating sa pagkonsumo ng gas. Pagdating sa kanyang body design, napaka-aggressive sporty looks at medyo sharp edges ang design ng flarings upang makatulong sa aerodynamics. Maganda rin ang pag-imbust ng decals sa katawan ng motor. Take note mga ka-Raider, wala itong under-seat compartment katulad ng Raider 150 at Sniper 155. Meron itong dual-layer headlight na LED edgy design at LED tail light. Bulb type naman ang gamit sa kanyang turn signal lights, pero ganun pa man sobrang visible pa rin ito sa gabi. May full digital panel which displays some important information including speedometer, odometer and fuel gauge. Sa starting system gumagamit ito ng shutter key, push start at kung malubat man ang iyong battery pwede mong gamitin ang kickstarter. Pagdating sa kanyang suspension, equip ito ng telescopic fork sa unahan at monoshock naman sa likuran. Ang kanyang braking system ay gumagamit ito ng hydraulic disc sa unahan at likuran na may malalaki na round design disc brake sa unahan na magbibigay ng magandang traction control, stop and power at stability ng motor. Kahit wala pang ABS version, maganda pa rin naman ang stopping power ng motor na ito. May sukat ang bulong neto sa unahan na 90/80/17mc46p at sa rear naman 120/70/17mc58p at parehong tubeless tires. Sa safety features, equip na rin ito ng bank angle sensor, na nakakatulong upang automatic na mag-off ang engine mo kapag sakali mang matamba sa aksidente ang iyong motor. Pagdating sa kanyang tank capacity meron itong 4.5 liters at kayang tumakbo ang 1 litro mo sa layong 42 km per liter pero nakadepende pa rin ito sa road conditions at bigat ng rider, ang engine oil capacity naman ay 1.1 liters. Para sa kanyang color variants, ito naman ang pwede ninyong pagpilian. Valiant Red, Black, at ang pwede ninyong aabang ang kulay, Matte Silver, Matte Red. May presyo naman ito sa market sa halagang 106,900 pesos. Para sa inyong mga ka-raider, sulit pa rin ba ang Honda Supra GT-R 150 ngayong taon?
Anong masasabi niyo mga ka-raider? Mag-iwan lang ng komento sa baba kung ano ang opinion mo sa video natin ngayon. Maraming salamat sa panunood. Para sa susunod na review, abangan.